Kapos ka din sa pera? Medyo. Pareho pala tayo eh. Eh, si Kuya Ben naman, di kumahinga ng pera. Paano? Panayang balik ko sa probinsya. Kaya pinagkakasa ko lang itong ano eh, allowance ko. Oh, pare, mahirap pa nito. Dadating na yung mga bayarin eh. Sa kuryente, sa tubig, sa upa, sa bahay. Saan naman kaya ako lupalop? Hahanap ng pambayad ko. Partners. Mel and Jay. Eh, wala na ako maisip na bagay sa ating dalawa eh. Ngayon. Kaya mo, makakaisip din tayo na bagay sa ating dalawa. Tony, Anton! Ako, upakan ko yung gumawa na. Oo, sino pare, ba? Ako din. Sino ba, di ba? Kaibigan natin yun. Pagkasa tapos. Mela, nakita mo na ba doon? Payagan niyo po siya maging delegate ng school sa leadership conference. Alam ko pong, alam niya na walang iba pinaka-qualified na maging representative ko si Miss Santos. Sigit sa suspension at mabigat na punishment para sa kanya hindi mapadala sa leadership conference. She deserves that chance, ma'am. Huwag po natin sana i-deny sa kanya yun. Gusto ko lang malaman mo na malaking bagay para sa akin yung ginawa mo. Thank you, ah. Sarawa! Gabi-gabi tayo nabang, ikaw lang pala yun, hayop ka! Ang magpakailan mo! Ang magtarailan mo talagang melay na yun eh! Ah, ganun ah! Totoo bang nakipag-away ka daw? Congratulations nga pala. JB, anong problema mo? Hindi ka naman dating ganyan. One day na lang! Balling day na naman! Balling na naman? Hindi ka naman nagsasawa doon. Linggo-linggo na lang tayo nasa mall. Eh, iba to, no? Remember, lahat tayong mga girls, sama-sama tayo mamimili ng prom dress para sa prom natin. Yeah. Uy, Anton, pakisabi naman kay Joey na samahan kami sa mall para naman may kasama kaming guy para may guy's opinion para mamili kami ng magandang dress. Sige, sige. Ilan pala eh. Hi guys! Hi! Hi Isa! Tony! Hi, thank you! Yan! Hi mo kay Malo ah! Huh? Sino Malo? Ah? Sino yun? Eh kasi naman huting si Tony. Nagpapahiram siya ng notebook, hindi man lang niya chinecheck kung may nakaipit na love letter para sa Malo niya. Nako! Ang tuloy na basa ko. Sino ba yung Malo na yan? Ay nako, hindi ko sasagutin yung tanong mo no. Pwede. Ako, hindi naman sa'yo yung letter. Kitang-kita mo na hindi naka-address sa'yo. Basa-basa ka pa rin dyan. Nagtampo na. Uy, Tony, huwag ka na magalit sa akin. Peace na tayo. Gusto ko lang naman malaman kung sino ba yung the only person na nai-imagine yung magiging boyfriend mo. Mm-hmm. Yung para sa'yo, siya yung pinakagwapo, pinakamabait, at pinakaloving. Sita man. Wala, nakilala mo. Ah? Ano feeling mo? Feeling mo ikaw yun? Nakuha, pwede. Hindi ikaw yun, no? Hindi nga! Ba't ba sinabi ba ako ngayon lang naman, ba? Eh, yung kong pala eh. Assuming ka dyan. Kapal ng mukha mo, no? Nahirapan, di ba? Sino ba yan? May notes ka? Gusto mo basahin yung notes? Sabi, may tanong ko! Pabasa ka ng letter! Oh, eh, paano na yung ngayon? Mamaya pa ma-OC si Kuya Ben tsaka si Hector. Eh, sino na-hapdo sa aplikante nung magiging housemate kung gumawaling pa tayo? Nakapromise na kasi okay na, Tony. Malay ko ba biglang magte-text sa akin yung aplikante na ngayon ang gusto nung tignan ng apartment? Eh mukhang nagmamadali. Kailangan na daw niya yung bagong tirahan. Eh baka naman pinalayas yun doon sa dati ang tirahan kaya kasi hindi nagbabayad o ganun. Nakakaya naman sa daddy mo kung mauli tayo ng bayad na renta kung dahil na sa kanya, di ba? Eh ilang araw ko na rin ka-text yung aplikante. Mukhang busy dito naman. At saka mukhang may pambayad. At ang lakas na magsabi na siya magbabayad ng kalahating renta. Basak sa kanya lang daw yung isang kwarto. Oh, sige, sige, sige. Okay, sige. Ingat. Bye. Hindi ka na natutong magsara ng pinto. Eh kung mapasukan ngayon ang loko-loko dito. Eh, napasukan na nga eh. Raulo. Teka, bis ka. May lahat ka ba? Ah, may lahat ng barkada, no? Okay lang yun. Naintindihan ko naman bakit hindi niyo ako pwedeng isama eh. Lapit na prom nyo, no?
Siguro bibili kayo na yung susuot nyo, no? Basta, tandaan nyo, ha, bawal lang mga hindi formal. Strictly formal lang ata, kaya dapat formal kayo. Hmm, sige, sige. Ah, teka, wala ka ba talaga gagawin ngayon? Wala naman. Baka kasi pwede ikaw na lang umarap doon sa aplikante. Kasi ano eh, susundin ko pa yung mga barkada. May darating na aplikante dito para sa magiging housemate namin. Basta Frankie pangalan nun, ikaw na ba? Ito, ito. Ito yung kontrata. Yan, ikaw na bahala dyan. Iikot-ikot mo lang siya dito, okay? Sige, okay lang, sige. Ha? Teka, anong oras ba dating ng Frankie yun? Basta parating na yun. Parating na yun anytime, okay? Sigurado ka, ha? Sige. Thank you, ha? Sige. Ingat. Pare. Para walang away, saan nyo kasi gusto pumunta eh? Ayun. Ano ba yun? Hindi, ano ba doon? Doon tayo! Ano ba doon? Para walang away, tingnan natin yung directory ng mall para... O sige, saan ba yun? Galing talaga ni Ma. Saan ba yun? Marvin the Martian! Galing mo talaga Marvin the Martian! Marvin the Martian ang tawag. Hindi pa yun. Ay, ano ba to? Isang oras na ako nandito, wala pa rin nagte-text sa akin. Wala ka na yata talagang kaibigan, si Basilio eh. Yes? Uy, ikaw ba si Anton? Ako si Frankie yung nag-a-apply na mag-rent ng kwarto. Hindi ako si Anton eh. Ako yung kaibigan niya. Bali, pinagbili niya sa akin na pakita sa itong apartment, pero wala yatang nabanggit sa akin na babae pala yung Frankie yung pinahintay niya sa akin. Nakalimutan lang siguro na sabihin sa'yo. Pwede mo na ako i-tour? Ha? Nasa taas ba yung mga kwarto? Tingnan ko na, ha? Sige. Ayos yun, ha? Sige. Alam mo ba, doon sa uling text sa akin ni Anton, sabi niya, ako na raw mamimili ng kwartong gusto ko. Yung kwarto yata sa kaliwa, ayun, yung kwarto sa kaliwa ang gusto ko dahil mas maganda ang view. Iniwan ba ni Anton sa'yo yung kontrata? Pipimahan ko na kasi gusto ko na talaga mag-move in mamaya eh. Hindi mo ba kakausapin muna si Anton? O makilala man lamang yung makakasama mo dito sa bahay? Napagtanong ko naman yung tatlong nakatira dito sa mga kapitbahay eh. Okay naman daw sila. Asan nga pala yung contract? Ha? Ito nga pala yung kontrata. Bali, magsisign ka dito. Sulot mo na lang yung sign dyan. Dito sa kabila, isa ba? Okay. Thanks for your help, ha? Ito nga pala yung 1 month down payment at saka 1 month advance na hinihingi ni Anton. Teka, sa kanya man lang ibigay kasi parating na yung mga yun dito eh. Sige. Asan nga pala yung susi ng bahay? Ha? Bakit hindi kaya nakikigilid sa mga girls sa paghahanap nila ng pagkakataon?
bahala na sila dun, no? Hindi naman ako sumama para mamili ng prom dress, eh. Bakit na sumama? Wala, para makasama kayong barkada. Kanino mo ba tinitipigin yung post na yan? Oo, panuori natin. Ako bahala sa kanila, ako magsasabi. Hindi, nalala ko lang kasi na may nagsabi sa akin niya. Maganda raw yung film na yun. Yeah. Si JB? Hindi. Amin ka na. Nakakaingit din siya kasi minsan, no? Alam na niya kung anong gusto niya sa buhay. Kita mo yung passion niya for film. Kaya mass communication yung kinuha niya. Diba? Nalay natin lang tayo. Hindi pa natin sigurado at alam kung talaga yung gusto natin sa buhay natin. Pero ikaw, sigurado ko sa'yo na pag dumating yung time, gusto mo nang malaman kung ito yung gusto mo sa buhay, ipiliin mo ay yung dapat sa'yo at yung tayo. Diba? Ikaw pa! As usual, Christian Laxo. Maaasahan na naman kita dyan sa pagbibigay ng support. Alam mo kung hindi mo talaga ginawa yung mga ginawa mo para lang mawala yung tingin sa akin mga kabatchmates natin na cheater ako. Siguro hanggang ngayon, ganun pa rin sila. Ganun pa rin ako, cheater. Makukulitan pa ba kung mag-thank you ko ulit? Gio? Ben, kanino ito mga gamit na to? Ben, Gio! Sa inyo ba to? Uy, pare. Sa iyo ba yung mga gamit na yan? Ikaw ba yung bagong nakuha ni Anton na makakasama namin dito sa bahay? Oo, oh, hindi ko sa akin mga gamit na to. Natid ko lang ko sa taxi kung may-ari ng mga yan. Pero nandiyan yung may-ari. Nandiyan ako sa labas. Oo, sige. Hi, ako si Frankie, bagong housemate mo. Ikaw? Uy, Tony, okay ka lang? Okay ka lang? Nakita ba niya ako? Nino! Si Luis? Yung malo ko? Malo mo? Teka na, saan? Gusto kong makita na! Saan? Wala na. Yes, buti na lang. Okay ka lang? Natuwa ba? Gagawa-gawa ka ng love letter dun, tapos pinagtataguan mo. Kasi yung unang letter na binigay ko sa kanya, hindi ko alam kung nabasa na niya, hindi ko alam kung ano yung reaction niya, kaya wag na lang. Diba? Ewan ko sa'yo. O, ayan na sila Christian, tsaka si Anton. Huwag kang magsasalita about kay Malo, ah. Okay, sige, sabi mo eh. Okay, okay yan, alam mo. Okay yan. Okay ang suotin mo sa Baguio, sa retreat natin. Kasi alam mo, pag sinuot mo ngayon dito yan, paglabas natin ng mall, sa sobrang tindi ng init, magmumukha kang natunaw na marshmallow. Siguro pinag-uusapan nyo na may mallow ni Tony bago kayo pumasok dito, no? Siguro, miss na yun, kaya pinag-uusapan nyo na naman siya, no? Oo nga. Kaya lang, unfortunately, hindi naman ikaw yun. Kaya, you don't care. Baka naman ini-imagine mo lang yung malog mo para pagselosin ng isang tao. Pero hindi ko sinasabi ako yung gusto mong pagselosin. Bakit kaya hindi mo siya ipakilala sa barkada? Naku, natin. Sagutin mo yan, sagutin mo yan. Kaya nga. Sayang naman umalis kagad si Gio na mabawasan tuloy yung panel of judges natin. Eh ako, tinindit niya naman ako sumama dito ah. Sa totoo lang, wala naman akong balak bumili ng prom dress, no? Kalokohan yun. As usual, perfect example yata itong si Vivian Rufino kung paano maging excited ang isang teenage girl sa kanyang prom night. Ay nako, alam niyo ang prom ay para lang sa mga may boyfriend, no? Para siyempre, pag mamalaki nilang sila ay may date at tayo wala. Diba, Tony? Eh kahit naman wala naman tayong date, pwede pa rin naman tayo pumunta, diba? Para ano, magmukha lang tayong kawawa. Ay nako, Ian. Ikaw pa. Daming mag-i-invite sa'yo, no? Correct. As if naman meron interesado sa akin in the first place. Ay, teka lang, mag-discussion dyan. Pwede ba magsukat na muna kayo? Isa, try mo nga to. Ha? Ito? Bakit ayaw mo? Eh, hindi pa naman ako sure kung attend ako ng prom eh. Hoy,
May kakampi na ako. Ano ba yan? Sandali, hindi pa ba kayo tapos? Naiinip na yung mga judges ninyo eh. Mela, yan ba yung susuotin mo? Bagay ba sa akin? Oo naman. Talaga? Mukhang nawala na ako ng kakampi ha. Ganon. Gusto ko ng blue. Ito, magsukat na kayo oh. Simulan nyo na yung show nyo. Ganon. Ito. Ba't ba pinauwi niyo ako agad? Asan si Gio? Umalis lang sandali. Umalis na. Hi, ikaw ba si Kuya Ben? Ako si Frankie, bago niyong housemate. Ikaw? Ba't ba pare-pareho kayo ng reaction? Wala kayong originality. Teka muna, Ne. Upo ka muna. Alam mo kasi, hindi ka pa naman namin official na housemate kasi hindi pa naman natatanggap ni Anton yung down payment mo tsaka yung advance mo. Oo nga, kaya lang, sabi ko rin sa inyo, napirmahan ko na ang kontrata, kaya wala na kayong magagawa. Housemate yun ako. Sandali, tumabi ka muna dyan. Ako ang kakausap dito. Nene, ang sabi mo, gusto mong tumira dito. Eh, gusto lang namin paalam sa'yo na puro kami lalaking makakasama mo dito kung dito ka titira. Una, Frankie ang pangalan ko, hindi Nene. Pangalawa, okay lang sa akin na makasama ko kayo dito sa bahay, okay? Kaya ko naman protekta na sarili ko pag nagkataon eh. May tear gas ako. May alam ako sa karate at higit sa lahat, malakas ako tumili. Gusto niyo ng sample? Hindi, wag na. Okay na. Alam mo, parang mahirap ko usap tong batang to eh. Hindi ako bata, no? Bakit? Ilan taong ka na ba? 18. 18? Mas matanda ka pa sa akin? Oo, bakit? Kasalanan ko ba kung babyface pa itsura ko? Bawasin mo kasi ang pagkunot ng noo para hindi ka namumukhang matanda. Sandali, ne. Rocky, no? Alam mo, simple lang yan. Ganito na lang gawin natin. Kausapin natin si Anton. Pasabi natin dyan sa Frankie na yan na hindi na natin kailangan ng bagong housemate. Yun lang, pare. Eh, malamang, pag sinabi na yun ni Anton, hindi na makakapalagi. Ben, may problema kasi
Bakit? Marami na akong biniyara, nagastos ko na yung pera ko eh. Nagalaw mo yung pera mo? Wala na tayong choice yan. Kundi patirahin yung franking yan dito. Diba? Maging housemate natin. Pwede niyo na ba akong tulungan iakyat sa kwarto yung mga gamit ko? Pakiuna na yung maleta ha. Thank you. Ang babait niyo. Pakibilisan na lang ha. Ang bait niya. Wala ka lang ng gamit sa labas. Grabe. Ano iyan? Kukunin mo na ba yan? Ha? Kasi sayang, kung di mo kukunin, bagay na bagay pa naman sa'yo kanita ko eh. Talaga? Nagusto mo? Oo naman eh. Kasi naman ikaw, minsan ka na makitang magdamit pang babae eh. Madalas ka kasi nagpapantalon eh. Sama mo. Ano, kukunin ko ba to? Nalay, kukunin mo ba yan? Oo, eh kahit sumobra ng onti sa budget ko. Sabi mo, kunin ko na eh. Oo, ganda eh. Oo nga, maganda. Ano na? Uy, tapos na ba kayo? Uy, favor naman o, intuyin nyo naman ako kasi hindi ko pa alam kung kukunin ko to. Okay lang ba, Melay? Thanks, man. Don't worry. You look pretty in that dress. Uy? May malo? Anton! Si Louie. Malo ni Tony. Paano ka naman hindi mamahalin yung taong gumawa ng mga yun para sa papakilala sa mga friends mo? Ha? Louie, these are my friends. Friends. Ito si Louie. Hi. Isa. medyo kasi nagmamadali kasi kami kasi yung damit ko. Oh, tama, maghahanap ako. Ha? Sige. Tara, Malo. So, ikaw pala si Malo niya. I mean si Louie pala. Ah, so alam niyo na pala yung tungkol sa tawagan namin. Dali. Anong tawagan? Kung wala yata akong alam dyan. Well, kasi sinulatan ko si Tony. Sabi ko sa kanya, I wanna call her my Marcy. And in return, I want her naman to call me Malo. Parang unique yung tawagan namin, di ba? Okay, ah. Okay. Ikaw pa rin suggest na tawagin ka niya Malo. Okay ka rin. I'm sure yung 1,000 na iigit lang. Louie, may gagawin ka ba? Baka gusto mong sumama sa amin mag-holing. Okay, sabi ko. Hindi kasi pupuntahan pa siya. Oo. Pupuntahan pa siya, diba? Well, no, actually, tapos na yung mga errands na pinagawa ng dad ko, so, I'm free. Inuwang mo lang! Ay, tama! Pwede mo kwento sa amin, paano kayo nagkakalala ng Marsh mo? Fine, may magagawa pa ba ako? Di mo lang magsasama kami, diba? Tony, yan pala yung lalaking sinasabi mo na pinakagwapo na kilala mo. Kala ko bumantin niya. Then, oo siya na nga. Ingit ka lang. Sige na, tara na nga, Malo. Okay, Mar. Bye, Malo. Bye, Mamalo. Pa. Ingit, Anton. Ingit. Oh, ingit? Oo, ingit? Ingit. Hindi ako maingit, ha? Ano? Saan ba tayo ngayon? Hindi, dapat yung mga ganyan tanong, ang boys naman ang pagbigay ng mga girls na yan. Ano? Style? Kita ikaw. Kayo. Kristan, lagi ba sa akin yung damit na sinukat ko kanya? Totoo ba? Yung sabi mo maganda sa akin yun, di ba? Hoy! Ay, lagi... ikap ko yung buntot! Patay! Patay, oh! Uy, ano ka? Dali, uy! Si Melay! Ha? Uy, Anton! Wala! Si Melay! Bumili na soft drink sa snack house. Nauhaw kasi. Ah, nauhaw? Saan ba yung snack house? Hanapin mo! Sige na nga, pupuntahan ko lang. Sumit nyo. Anton, kayo mo mga boy, sila kayong planong mamili ng ganang task prop. Alam mo, Isa, kami mga boys, okay na kami yung mga naka-slacks kami, tsaka naka-black shoes. Nakalong siya, okay na kami nang...
Eh, syempre, mas maganda kung gwapo kayo, no? Kasi magaganda kami mga girls, eh. Oh, alam mo naman, hindi naman namin kailangan pagwapo, gwapings na kami, di ba? Kailan na magtumong girls sa mga ate na mahilig dun sa shopping kung ano, sa... Yabang mo! Ang kapal mo, ah! Pinakilala ko ng mom ko sa kanya sa isang party na hinost namin. Tapos, yun ah. Sweet. Ano ba naman yun? Kailangan pa ng mami para makipagkilala sa mama. May na. Teka. Anong status na? Niligaw na siya? Well, I guess. Pero, hindi ba niya ako sinasagot? Di ba, Tony? May na talaga. Hindi man lang niya alam na sinagot na siya ng babae o hindi. Wala talaga. Ano ba, Anton? Sali ka ng sali sa usapan, hindi ka naman kausap eh. Huwag ka na magsalta, please. Hindi, alam mo, okay lang yun. Kasi alam ko naman close si Anton kay Tony. So, natural lang naman magselos siya pag nakita niyang magkasama kami. Diba? Bagay kayo. Ako magsiselos? Simple yata mangyari isa, diba? Ayan na pala order natin. Ewan natin. Order! Ayan. 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 Ito matuloy yung time to. Makakalimutin yung pangalan mo sa sarap. Pinangayang! Pero sana... Anton, ano ka ba? Huwag mo kalimutan. Sarap, no? Nalay! Uy, ang ginagawa mo mag-isa dito. Eh, nagmimerienda na yung buong barkada sa baba. Eh, wala nang ganang kumain ng merienda eh. Kaya umakit na lang muna ako dito. Eh, bakit hindi mo sa akin sinabi kanina pa? Parang samahan kita, kanina pa. Alam mo, ang ganda ng view dito, no? Makakalimutan mo nasa loob pa rin ng isang shopping mall. Ano ba yan? Meron ka nang damit para sa prom. Eh, ang tanong dyan, meron ka na bang prom date? Ay, sigurado ka bang ako ang gusto mong makasama? Oo naman. Siyempre, gusto kong makasama yung tao ang hindi mo. Hanggang ngayon ba, Melay, minamahal mo pa rin siya? Gumawa ng mga yung para sa akin.
oras pa lang nandito, nakuha niya na kagad yung kwarto ni Kuya Ben. Eh, wala na tayong magagawa, pare. Kwarto niya na talaga to. Alam mo, pare, kinakabahan lang ako kasi baka mamaya nag-less yan sa kanila. Tapos pag inanap yung mga magulang niya at makita dito, baka isipin, kinidnap natin. Eh, di ayos. Pag may ransom, sa atin mapupunta. Ito rin talaga ng utak mo. Seryoso na eh. Pasukan mo na naman akong ano-ano. Eh, anong balak natin ngayon? Basta ako nang bahala doon. Hi, Frankie! Pwede ko bang ilagay ang mga to sa banyo? Oo, pwede, pero pahiram muna nito. Ito, ito. Suit mo muna yan, ha? Tapos tumula ka muna. Tumula ka na namin, ha? Sige. Bagay pala sa'yo, eh. Thank you. Ganda nito, conservative. Ikaw nang bahala. Saan? Kay Frankie. Oo, sa... Ano ba ako na? Baliwan. Isimfonin ka na to. Ha? Eh, akala ko ba hindi ka pa sigurado doon, ha? Eh, kasi itong si Malo, eh. Pinipilit ako. Kaya yon. Eh, Marsh, sabi ko nga sa'yo, eh. You look really pretty in that dress. Tsaka sayang naman kung hindi mo susutin yun sa special night na yun, di ba? Ano ba yan? Naiinggit ako. Kinikilig ako. Bakit? Teka ka muna. Tatawag ako muna si Zoe, my love. Kasi, no? Ay, sige. Bakit? Si Isa talaga. Papabayaran mo yan, ah. Wait, talaga. Excuse me lang, ha? Louie, baka pwedeng makausap ko lang yung kaibigan ko kahit sandali lang. Okay lang? Yeah, sure. Excuse lang, ha? Sige. Alam mo, Malos, ang galing mo talaga pumili ng front bilang Malos ko. Medyo game na game nga siya, alam mo yun? Oo nga eh. Masyado siyang game eh. Nagsiselos ka? Ako magsiselos? Ang problema kasi, masyado niya siniseryoso yung pinapagawa natin sa kanya. Pati ikaw, siniseryoso mo na rin. Na-expect tuloy ng barkada na masyado kayo masaya, nasa na yung kadate mo sa prom. Eh, madali lang naman yun eh. Sasabihin ko lang naman na nagkasakit siya bigla. Oo, tapos wala na akong prom date. Ako naman. Baka naman talaga siya yung gusto mo maling kadate, di ba? Eh, selos ang Malos ko. Ako mag-selos? Antan. Nakapagpalam na ako sa mga kaibigan niya na ihatid ko si Tony pa uwi. Tulad ng plano. Pero yung meeting place natin, doon pa rin sa pinag-usapan natin dati? Oo, doon pa rin. Okay. Basta, ihatid mo yung Malo ko doon, ha? Siyempre. Louie, ingatan mo to, ha? Siguraduhin mo lang, ha? Parang, insan, parang wala kang, parang wala kang tiwala sa akin. Ikaw pa. Ano, ano na ako? Okay. Akong bahala dito. Siguraduhin mo? Oo! Alam mo, Louie, kasi medyo naging effective yung pagka-Malos mo, eh. Alam mo. Okay lang yan, alam mo. Para naman, once in, you know, once in a while, pawisan naman tong pinsan ko sa nervyos, di ba? Sige na nga, tara na nga. Oh, ako lang pwede umupo sa silang to, ha? Frankie! Gusto mo kunan kita ng picture para meron kang remembrance dito sa unang araw mo sa apartment? Hoy, sandali. Huwag mong isipin, hindi ko alam ba't gusto mo kunan ng picture. Hindi, para nga may remembrance ka lang eh. Di ba? Gusto mo, sama na lang ako para mas masaya. Tama! Talaga? Sige! Tama siya, pare. Okay, wait lang ha. Wait, wait, box mo ba? Wala pare. Dikit pa pare, konti. Ayan. Ayakap, okay? Ayan, bagay kayo. 1, 2... Teka! Alam ko naman balak niyo eh. Siguro dadalhin niyo yung picture ko sa mga police station para malaman kung may naghanap sa akin magulang o among pinagnakawan ko, no? Ewan ko kung anong naisip niyong kwento tukol sa akin, pero wala akong pinagtataguan, kaya huwag niyo na ituloy ang plano niyo, okay? Oh, ba't tinitingnan niyo ako? Anong gusto niyo gawin ko? Alam mo, Anton, gusto ko lang. Okay lang. Akala ko ikaw yung malo ni Tony eh. Kasi sino pa naman ba bibigyan niya ng ganong klaseng food, kundi ikaw lang? Oo nga. Diba? Ano ba naman kayo?
Tony naman, sa labas ng school, siyempre may mga iba't ibang kaibigan niya na hindi natin kilala, di ba? Hindi lang naman tayo mga kaibigan nun. May point ka doon. Sa bagay. Ay, alam mo, may silver rin pala yung mga ka-business partner ng ate niya. Isipin mo na lang, may pinakalala sa kanyang Louis, no? Naubod na cute! Sobra! Diba? Cute! Pero mas cute pa rin si Zoe. Cute po. Melon? Hindi. Ano ba? Kuya ko. Oh, kuya daw, hello. Kuya. Ako? Kuya. Iiwan na naman to. Ano? Ikano ko ba 6 mo kailangan ng kotse? Pakusap nga. Kasama ko pa ito mga to eh. Oh, sige, sige, sige. Oh. Sandali. Oh, sige, sige. Okay, pauwi na ako. Nga ako nang iiwan. Okay, okay, okay. Bye-bye. Wala na. Ayoko na nalaman, boss. Babaya pala kuya mo. Ano ba? Kailangan ko namuwi. Kailangan niya yung kotse ko. Ayra pa ba magagawa namin? Hindi umuwi ka na. Okay, bye-bye. Kita lang tayo sa amin. Batch na. Bye-bye. Sarba. Uy! Bye-bye. Yun! Yun ulit. Okay, ingat ha. Sige, Ton. Sige. Ton! Ay! Ano ba yan? Ako na, ako na. Pwede mo pumasok. Maayos din pala itong kwarto mo, no? Puna ako, ha? Frankie? Alam mo, hindi mo naman kami masisisi kung bakit pilit namin inaalam kung saan ka talaga nanggaling kasi alam mo yun, ayaw lang namin masangkot sa gulo or alam mo yun, ayaw lang namin makasuhan. Wala naman akong ginagawang kasalanan eh. Hindi, hindi naman siya ganun. Hindi, ang sinasabi lang naman namin kasi alam mo, Frankie, meron din kaming nakababatang kapatid. Kaya kahit na hindi ka ba namin ganun gano'ng kakilala, eh, concern na rin kami sa'yo. May gusto ka ba sabihin, Frankie? Umalis kasi ako sa amin. Ayoko munang bumalik. Eh, baka hinahanap ka na sa inyo niyan. Sige na, Kuya Ben. Payagan mo na akong tumira dito kahit a few days lang. Ano, wala akong ibang pupuntahan eh. Gusto mo bang palaboy-laboy ako sa kalye? Gusto mo bang matulog ako sa bangketa? Kung may mangyari sa akin, kukonsensyahin ka. Sige. Takutin ba ako? Pero, alam mo, Frankie, kung ano man yung naging problema mo sa inyo, eh, sa tingin ko, hindi mo rin yung maayos sa pag-stay mo dito sa amin eh. Please, Kuya Ben, ilang araw lang. Kusa din akong babalik sa amin. Promise ko, hindi kayo mapapahamak. Ewan ko, pero parang delikado yung hinihiling mo sa amin. Pero sa bagay, hindi naman kita pwedeng kalad ka rin palabas. Pero alam ko na ganito na lang. Kung talagang gusto mag-stay dito sa amin, eh siguraduhin mo lang na makakatagal ka na mayroong tatlong lalaki dito na laging magsasabi sa'yo na parang kuya na, magsisilbing kuya sa'yo na lagi kang sasabihan, lagi kang babawalan sa hindi tama. Kung magagawa mo yun, eh di sige, dito ka tumira. Talaga? Thank you, Kuya Ben! Una. Kaya mo nga sarili mo, sige. Dito ka na tumira. Ay, tamang-tama, nandito ka. Tulungan mo naman ako. Ay, oh, sige, sige. Ano ba? Ito. Para saan naman to? Naisip ko kasi, kung may masamang balak gawin na makakasama ko dito sa bahay,
at hindi ko madaan sa karate chop at pingot, eh di ito pong laban ko. Tingnan na natin kung hindi siya makonsensya, di ba? Tamang-tama, di ba? Isang kruskado dingding nitong kwarto ko. Kulang ba kaya yon? Hindi, okay na yun. Tama, magaling kang mag-isip. Okay na to, tara. Ito na. Ito lang ba? Baka marami ko pa dyan, eh. Saan na ba yun? Ay, yun! Ano ba? Ang tagal mo, saan ka galing? Dito na ako, pwede ka nang malis. Wow! Wala bang thank you dyan? Ay, salamat, Paul. Salos ka talaga, no? And to think, ikaw pa yung nag-isip nito. Kumuha pa nga tayo ng front para mawala yung pagtataka nila sa atin. Tapos, ikaw pa yung kumuha sa pinsan mo para pagkakatiwalaan mo, tapos ganyan ka pa. Oo. Hindi mo na kailangan i-remind pa sa akin. Alam ko ang lahat, ito ang plano ko, di ba? Pero, hindi ko maintindihan kasi itong pinsan ko ito, napakagaling umarte na siniseryoso masyado. Sa'yo na rin ang galing na umaarte lang ako kanina. O ano, paano? Pwede na ba ako umalis? Thank kasi you. Pag nandito ako, baka mahiya pa kayo magbati sa harap ko. Thank you talaga. Sige. Ayusin na yan. Okay. Bye-bye. Balit ka pa rin sa akin. Konti. Alam mo naman na ikaw lang yung one and only malo ko eh. Nga dito. Alam mo naman, papayag ako na kayong dalawa na ni Louie yung may pa-sweet na ni Upi. Siyempre, tayo rin dapat, di ba? Kaya alin ka na! Ay, iyan, taga. Ito pa kayo lang ako doon sa buong mga. Hmm? Tignan natin kung bagay sa niyo. Oh, parang meron na. Kaya nga eh, ganito yung kaya natin. Kaya. 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 Nakabagay sa kanya yung nakataas yung hair, di ba? Alam mo, dapat magtaas ka ng hair sa prom. Correct! Yeah. Bagay. Eh, teka nga. Sino ba may sabi sa inyong pupunta ko ng prom, ha? Did I hear that right? Hindi ka pupunta sa prom? Sayang naman, hindi mo makikita yung mga decorations na ginawa namin, Rosario. Kami kasi ang head ng decorations committee, eh. Pero huwag niyong asahan na yung decorations lang sa prom ang surprise namin sa inyo. Kasi meron talaga kaming hinanda ni Kara, especially for your barkada. Kaya maghintay-hintay lang kayo, ha? Alam mo, Rosario, hindi kami natatakot sa banta niyo. Ano kaya yun? At saka, kahit ano pang gawin niyo, lalabanan namin mga girls. Diba, diba, diba? Correct! True lala! Hmm? Naku! Tara na! Hmm? Melay, buti na ngayon tayo pumila no, para sa prom tickets. Kasi balita, kanina yung mahabang pila nung maraming kumukuha. Oh? Buti na lang, medyo maikli na ngayon. Christian! Oh! Pwede ba kayo makakot? Sandali. Sige. Hello. Sige, ako na bahala okay sa pila. Sige, coach. Ano ba? Uy, tapos ng ship mo ako na dyan. Oo nga. Sige, thank you, ah. Okay. Kukuha ng ticket sa prom? Sino yung... hindi ko na siguro dapat tanongin yan. Member ka pala ng organizing committee ng prom? Ba't di mo sinabi sa barkada? Ito nga pala yung invitation niyo sa prom. Yan na rin yung ticket na ipipresent sa gate papasok. Tapos pakisay nila yung pangalan mo dito at saka nung kadate mo. Tapos bukas, pwede nyo nang bayaran yung ticket dito. Dito rin sa table na to. Nalay! Ano, nakuha mo na yung mga tickets? Alam ka na, JB. Christian.
Nakita mo ba yung ano, yung physics textbook ko? Sa kwarto mo kasi ano eh, minamadali mo mis paglipat eh. Wala, hindi. Excuse me, gamit ko yung ginugulo mo. Wala dito yung hinahanap mo. Siguro nagpapakit ka lang, no? Sige, salamat na lang. Yo! Oh! Okay na yan. Uy, sigurado ka matapos ka na dito? Oo, kagabi ko pa tinapos yung assignment natin. Okay, sige. Thank you ha. Balik kasi mamaya. Bilisan mo pare, para hindi ka malit ha. Ha? Pare, sandali, sandali! May naiwan ako yan! Pare! Kayo na ni Tony? Shhh! Huwag ka maingay pare, walang dapat nakaalam na kami ni Tony! Hoy! Oh, what's the matter? Ba't may tinatakpan yung bibig ni Gio? Tony! Alam niyo ni Gio yung tungkol sa ating dalawa eh. What? Please, Gio! Hindi mo pwede sabihin kahit kanino yan, you understand? Please, huwag mo sabihin kahit kanino! Ano kayang gagawin natin sa prom? Naisip mo na ba kung anong bomba ang pasasabugin natin ngayon? Hindi ko pa alam. Basta importante, ang biktima natin, si Melay at yung barkada niya. Eh, how about si Ian? Di ba we know something about her na hindi alam ng mismong barkada niya? She has the hots for Melay's Christian. My. Plot thickens.